Hindi naman natin tinitira dito si Janine. Itong gusto kong sabihin sa inyo, ha? Wala makakaawat sa akin. Ngayon 2024, mukhang maraming mga hindi natin akalaing mangyayari. Haabangan niya. Kung totoong nanliligaw si Jericho kay Catherine. Para na lang tito ni Catherine si Jericho. Sana daw si Alden na lang manligaw. Oo nga. Tayo may nagtatanong sa akin. Si Kelly Chari na daw ba? Tsaka si Andrea Briantes? Walaan niyo na kung sino! Sino? Sino ito nga napakagwapong aktor. Ang jowa ng aktor na ito na gwapo ay gwapo din. Ay! Love wins! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord. Ito po si Tita Jess. At ito naman po si Papa O. At ito po si Ginias. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali. Ito na, la 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 la. Ichika na namin, dali. Naku, nabisi ang kanta na yan, ano? Oo. Nag-day off ng 1 week ang YouTube. For approval lagi po yan. Kasi baka nagtataka kayo, hindi ba? Pero yung kanta na yan ay madalas yung maririnig kapag nagpunta kayo sa aming 1 million subscribers celebration. Yeah! Kaya ang mall show. Nandawang naman po yan sa Fisher Mall. Yeah! Quezon Up. Ayan, magkita-kits tayo dyan, ha? April 5. Ngayong Friday! Yes. 4 o'clock to 7 p.m. Yes! Ayan. Wala hong ano yan na bayad dyan. Yes. Free admission po yan. Magkakasayahan lang po tayo dyan. Mag-games po kami. Mamimigay po kami ng mga prizes sa mga winners. At syempre, meron din po tayong mga bisita. Na makikisaya sa atin, makikiselebrate sa atin. Masaya ito. Lahat po kami ay naroroon at magkakaroon kayo ng pagkakataon makapagpa-picture sa amin. Wow! Pipilitin namin kayong magpa-picture sa amin. Kahit ayaw. Alam nyo, ha? Yes, meet and greet. Bongga. Bibigyan ko sila ng tip. Meron tayong pa-contest. Kailangan yung pagiging marites ninyo matalas. Ang inyong mga kaisipan. Kung ano yung mga naglalabasan dito, yun ang aming itatanong doon. Oh my gosh! Diba? Siyempre, may cash prizes tayo. Meron din? Oh my gosh! Siyempre, bukod dun sa mga giveaways na pinamimigay natin, sa bagay giveaways pinamimigay. Okay, andyan yung t-shirt. Yung mug. Tsaka yung mga keychains. Ayan. Yes. Siyempre, mamimigay po kami ng lahat ng aming mga souvenir items para sa inyo. Dahil nagsa-celebrate kami ng 1 million. Dahil hindi kami makakapag-celebrate, kundi dahil sa inyo. Yes! Thank you po! Siyempre, yung ating mall show ay presented by I Am Worldwide. Yes! Yes. Kaya yung mga nakakarinig kayo ng Barley, original at legit, ay nako. Galing po yan dapat sa I Am Worldwide. Yes! Ayan, kasi pag tinignan niyo po yung ingredient, barley lang po. Wala ng ibang halo. Pure Correct. Organic barley. Yes. Galing sa I Am Worldwide. Thank you po! I Am Worldwide! Maraming salamat po sa lahat ng naniniwala sa amin, sa mga nakikinig, sa aming mga opinion, nakikisa. Siyempre, ang atin din pasasalamat sa mga tao na hindi kami gusto, pero hindi nila namamalayan. Kasama sila sa mga nanonood dito. Katulad na lamang nito. Ay, ano yun ay? Nagre-react yung mga fans si Jen Gutierrez. Bakit daw parang galit ako? Huh? Or may sama ako ng loob? Huh? Or parang ayaw ko si Janine? Ganyan. Kasi nga, inaming crown na Kim Pao fan ako. Because of Lin Lang.
and what's wrong with Secretary Kim. Mm. Oo, hindi naman natin tinitira dito si Janine. Ay? Binabalita lang namin dito. Oo nga. Oo, oo. Alam ninyo, itong gusto kong sabihin sa inyo, ha? Wala makakaawat sa akin. Ano yan? Oo. Alam mo naman yan, tindi. Ano yun? Oo. Alam mo, itong gusto kong sabihin sa kanila, no? Ano yun? Diba? Eh, siyempre, hindi nyo naman kami pwedeng diktahan kung anong gusto namin sabihin, gawin namin opinion dito at ibalita. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi nyo magugustuhan yung mga binabalita namin. Lalo na kung sobra kayong fanatic sa isang celebrity. Tama. Eh di kung gusto nyo sila ipagtanggol, ay ang dami nyo namang platforms dyan. May mga stockman accounts kayo. Eh di doon kayong magbuga. Or gumawa rin kayo ng channel, doon kayo magbuga. Kung gusto nyo kaming tirahin, okay lang. Basta huwag sa puwet. Ha? Masakit. Masakit. Oo, oh, masakit. Alam naman alam nila yan eh. Hindi ka na natcha-challenge doon eh. Di ba? Grabe si Jens. Oo, hindi masakit ng kanya. Oo, sa amin masakit. Oo, sa kanya mabaho. Diba? Anyway, ganun pa man, syempre, tayo rito, no? Hindi naman tayo matigas dito. No? Ayaw naman. Kung feeling nyo naka-offend kami, I am sorry, no? Ganun lang kasimple. So, kung naniniwala kayo sa amin at sumasaludo kayo sa mga binibitawan naming opinion dito o sa mga ibinabalita namin, maraming thank salamat. Thank you po. Diba? Eh, hindi rin naman tayo aabot ng sa isang araw kalahating milyon ng views natin. Mm. Kundi rin naman sila naniniwala sa atin. Tama. Hindi ba? Pero hindi ka talaga galit kayo dyan. Hindi! Ah. Buto man ako magagalit, wala namang ginagawa masama sa akin yung tao. Oo nga. Oo. Tsaka yung sinabi mo lang naman nung nakaraang episode, ayaw na makipagtrabaho ni Janine muna kay Paolo Avellino. Wala naman siguro negative about it. Kasi kung halimbawa man na totoong ay makapagtrabaho, may valid reason naman siguro siya kung bakit ayaw niya. Oo, diba maraming natin binabalita rito, puro positive. Pero galit sa atin yung artista. Tulo ba yan? Oo. Sino? Ay, huwag na. Sige na. Huwag na. No. Makipatawag na naman ako dyan. Ay! Hindi masayayin niya yun eh. Hindi ka papatawag. Eh, kung magagano, kuklo-klo ka na naman dyan. Ay, hindi ah! Naisip ko lang baka yun. O, eh, biglang sinabi. hindi yun, ganga. Ay, hindi ba? Ah, iba. Iba. Okay. Ayaw ka na mga ganyan, mga patawag. Ay, naku. Anyway. Pero nag-usap na ba kayo? Sino ba? Tinutukoy mo? Basta sa tamang panahon. Ay! Ayan. Oh. Clue ba yun? Lahat na lang. Ayaw ko naman kumibo. Ay, pati ba yung hindi mo pagkibuti? Clue rin yan. Ha? Eh, yung pagganyan ng mata mo, te. Clue din ba yan? Lahat na lang, ano ba kayo? Basta, ha? Ang importante dito, pagkapuri-puri, kailangan purihin kahit pa masama ang loob sa atin o sa akin. Wala naman akong pakialam dun. Basta pag pinuri kita, kasi naniniwala akong kapuri-puri ka, kailangan malaman ng mga fans mo. Eh, paano natin malalaman ng mga fans? Hindi mo naman sinabi kung sino. Basta para malaman natin. Uy, sandali lang, no? Napanood niyo na ba yung ano? Yung What's Wrong with Secretary Kim? Ay, isang episode lang yung napanood ko. Ang ganda, hindi nakakainip, ha? Oo. Oo. Alam mo talagang swak na swak talaga si Paolo at saka si Kim Chu. Di ba naunang naibalita na na ang napusuan doon ay si JRC to? Eh, nagkataon yung Lin lang. Gumanon. Kaya, nagkaroon sila ng chemistry. At eto na nga, sa What's Wrong with Secretary Kim, bagay na bagay sila. Actually, no, kinikilig ako sa kanila. Waechos yan, ha? Kinikilig ako ang guwapo rin ni Paolo. Si Kim Chu, ha? Ang galing ng mga ano niya, nuances niya. Oo.
Kaya nabibitin yung mga tao. Oo, lagi sila yung tatanong kung kailan yung next episode. Puro TikTok 20 minutes sa view. Oh, syempre, siguro yun ay nakakamada na para dun sa longer version or sa teleserye version. Pero alam mo, gusto kong ano ha, i-comment dito ha, napaka-husay ni Chad Vidanes. Si Direk Chad Vidanes. Ito yung anak ni Tita Cory Vidanes at ni Direk Bobet Vidanes. Ang galing mag-direct, in fairness, kuha niya yung kilig, kuha niya yung pulso ng Gen Z. Congratulations, Chad. Direk Chad. Yes! Isang episode yung panood ko na yung ano eh, yung may launch tapos hindi gumagana yung teleprompter. Ang bilis ng ang mga isenya. Okay yun. Ayan, di ba? Kaya feeling ko talaga magkakatuluyan yung dalawa na yan. Ay, talaga? Feeling ko lang ha. Hula ko. Oh. Eh, hindi pa ba sila? Ah, doon muna tayo sa hula. Ah? Para at least, kung i-deny nila, eh hula lang naman. Ah. Tapos pag inamin, oh, di ba? Tama ang hula ako. Ay! Ay! Hulaan mo ngayon, hindi mo na panaginipan. Ha? Ba't hula ngayon, hindi na panaginipan? Mamaya, nakatakda ako managinip. Ay! Anyway, basta ako'y kinikilig sa kanila. Yes. Eh, teka lang, may isa pa mapapanood yan. Sa view, di ba? May bayad ba dun? Meron. Ay! Eh, mura lang naman. Ano ba? Diyos ko. Isang buwan na yun, magkano yung 129? Oo. Pero kung first time ka, kung ida-download mo ngayon, meron kang 7 days free. Pag nagtuloy-tuloy ka, doon ka palang i-bill for the next month. Pero hindi ba naman pinupromote ang view? Hindi nga ako na-invite sa press ko ng view. Ng view, ha? Anyway, hayaan muna. Basta pa rin sa mga kabuhayan ng ating mga ano Pilipino rito. Yes! Tayo na nagtatanong sa akin. Si Karen Echarina daw ba? Tsaka si Andrea Brillantes? Ayun nga, may nagtanong din sa akin yan. Sa akin din, may nagtanong. Oo, ayun po. Ayun, at least confirm po, may tatlo na pong nagtanong sa akin. Next item. Walang sagot. Ano yung sagot? Hindi ko. Sa totoo lang, napapansin ko rin yan kasi medyo si Kyle ay clingy sa mga videos na ginagawa sa collab nila, no? Ay medyo clingy si Kyle. Oo. Anyway, sa body language nila, no? Napapansin ko, no? Mas in love si Kyle kay Andrea kaysa si Andrea in love kay Kyle. Pero wala silang relasyon, eh? In love? In love si Kyle kay Andrea. Pero si Andrea siguro tinitimpla pa niya si Kyle. Kasi mga naririnig ko ha, mga nakakarating sa akin, talagang pinupursu ni Kyle si Andrea. Ngayon naman daw, itong si Andrea ay parang pinag-aaralan pa kung si Kyle na nga ba or nag-i-enjoy lang siya sa company ni Kyle. Ay, may business na pala si Kyle, te? Ano business si Kyle? Wala naman tayo tungkol kay Andrea lang ito. Sabi mo eh, kasi sabi mo lang company. Tangi! Sabi mo eh. Company, gaga. Hindi. Company yung sa, ano ba yung sa Tagalog? Alam mo yung kama. Sa nag-i-enjoy siya sa company. Sa presence, yung sinasamahan siya. Please, a company ni Maga. Hindi siya yung business, tangi. Anyway, tangi tuloy natin. Anyway, so ayan, abangan natin kasi ang dami rin namang kinikilig sa dalawang ito. Oo. Parang sa dami ng mga videos na lumalabas, parang isipin mo, lagi silang magkasama? Oo, di ba? Eh kasi talagang ano, Kyle finds time to be with Andrea. Si Andrea naman, pag gusto niya ng company ni Kyle, andun din siya. Ganun lang yan. Malay naman natin, hayaan muna natin mag-grow ang kanilang pag-iibigan, kung mag-iibigan man sila. Mag-bloom. Oo. Kaya sakura. Correct. Oo. Yun ding itinatanong sa akin. Kung nanliligaw na nga ba si Jericho Rosales kay Catherine? Ay! Kasi nga daw, si John Manalo, oh, yung pamangking buo ni
Jericho, anak ng kanyang sister. Eh parang laging kasama kasi videographer na rin siya. Parang may prod team na rin yata 'yon. So yun yata 'yung nagsho-shoot ng mga parties ni Catherine. Parang yan din nakasama nila si John, di ba? Ah, talaga? Si John Manalo? Si John Manalo. Yung dating child star. Oo. Di ba? Ayan, hindi natin alam kung totoong nanliligaw si Jericho kay Catherine. Ay, kasi katulad na yung kay Kyle saka kay Andrea, parang madalas din natin nakikita yung mga videos or pictures na magkasama yung dalawa, you know? Oo, lalo na nung nagkaaminan na wala na si Kim Jones at si Jericho. Doon sila lumalabas. Oh, nay, at nagkataon din na after din yun yung Katniel breakup, di ba? Oh. Parang nakahinga sila ng maluwag at sila free as a bird. Kaya may mga ganyan na silang moments. Kaya meron din na isabi sa akin, ewan ko kung paniniwalaan ko na dumidiscarte na or nanliligaw na si Jericho kay Katrina. Huh? Ako naman feeling ko lang, baka naman may proyekto sila talaga nagagawin. Yung iba naman, sinasabi, di ba, na babasa niyo ba yung mga comments? Eh, para na lang tito ni Catherine si Jericho. Ganyan. Diyos ko, wala akong edad sa dalawang pusong nagmamahalan. Ay, so nagmamahalan na nga sila? Baka? Ay, kasasabi ko lang eh. Nagmamahalan, walang edad. Nasabi ko ba? Oo, sabi ko lang. Sabi mo, ba't mo sinabi? Didinay ko yan. Ha? Hindi, in general din sabi ni nanay. Oo, wala namang edad. Di ba siya sabi nga, age doesn't matter. That occupies space in us way. Ha? Huh? Air you. Hindi. Matter yun po. Matter. 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 Air. Air, naging water, naging matter. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Basta, tapos yung iba naman talagang sana daw si Alden na lang ang manligaw. Oo nga. Ano ba yan? O anyway, abangan natin mga anak ko. Ngayong 2024, mukhang maraming mga hindi natin akalain mangyayari. Aabangan niyo yan. Kasi feeling ko yan ang hula ko lang, ha? Oo. Maraming mga hindi natin aakalain pero nangyayari. Pero naisip ko na, isang sumagi sa isip ko, hindi naman din kaya kung hindi project na movie or teleserye, hindi naman kaya business. Dahil di ba, si Catherine, ka-business partner si Papa P, baka may niluluto naman din business tong si Catherine at saka si Jericho. Oh, tingnan natin, hindi ba? Dahil medyo na rin eh, kumbaga negosyante na rin itong si Catherine, hindi ba? Meron siyang mga money and pedi. Nails. Oh, sa nails. Meron din siyang resort. Magkasosyo pa sila doon ni Papa P. Baka naman sa social shot doon sa production house nila John Manalo. Hindi natin alam, hindi ba? Samantalang itong si Daniel, meron siyang sa Dubai, kasosyo rin siya sa restaurant. Mm-hmm. O, di ba? Kumbaga itong mga artistang ito, nag-iisip na sila ng fallback. Oo, na hindi habang buhay ang pag-artista, kaya kailangan na nating i-put ang lahat ng eggs natin sa iba't ibang basket. Correct. Oo, ganun. Eh, ganun naman yata talaga, katulad si Papa P, si Joshua Garcia. Oh. Di ba, sa shrimp sila. Shrimp farm. Oo, pati si Rhea Taide. Oo, sa Palaya Shrimp Farm. Yung may napakasasariwa na mga hipon dyan. Namiss ko tuloy. Balik tayo diba? Doon na. Pumunta tayo dyan. Ay, nako. Balik kaya, tayo. Doon natin nalaman kung paano mo malalaman kung sariwa o hindi ang shrimp. Pag itim daw yung vein, ang kinakain daw nila ay yung mga pupo nila. Ay! Pag dark green naman daw, ay kinakain nun lumot. Pag brown naman daw, ang kinakain nun feeds. Di ba nalaman ko yan? So anong kinakain ng mga shrimp sa Palaya Farm, Nay? Ay, feeds! Di ba? Ang dami-daming ponds dyan, Yes. Ko, ilang ektare yan. Mm-hmm. Maging si Enchong Dia ay naririyan din. Di ba? Nag-ROI na nga dyan si Enchong. Gandang business yan. Mahusay itong si Iggy Colesio. Yes. Yung ating kaibigan dyan na talagang siya yung may-ari ng
lupain, na kinatitiri ka ng mga pans ng mga shrimp. Yes, ang sarap. Ang sarap po dyan. Diba, no? Yung experience ng paghuli mo, tapos yung nahuli mo, babanlian mo lang, lutunan. Lutunan. Ang galing, no? Nakakaloka, oo. Ayan, ha? Oh, anyway, napunta tayo sa Huipo. Oo nga, bakit? Ba't tayo napunta sa Huipo? Oo nga, nai. Ba't ba tayo napunta doon? Ay, hindi kasi negosyo. Pinag-usapan natin yung negosyo. Ang negosyo. Napaka-negosyo yung, ano, collaboration ni Catherine at saka ni Jericho. Ay, ito naman, since Huipon yun, may blind item ako. Dito po sa Huipon. Oh. Kasi, itong dalawang ito ay hindi naman Huipon. Ay, ano? Diba sa atin, ang tawag, ang Huipon ay maganda katawan, pero tsaka yung tapon ulo. Oo, hindi rin kagandahan. Oh. Ay, ito, Diyos ko, magagandang lalaki. Ay! Kaya hulaan niyo na kung sino! Sino? Sino itong nga napakagwapong aktor? Oh? Oo. Na, aba, ang sabi sa akin ng isang source, madalas daw pumunta sa probinsya. Oh? Oo, doon ay parang ginagawa lamang niya kung nandito siya sa Murato, eh pupunta lang siya ng Cubao. Ganon niya ituring ang probinsya. Mm. Oo. Kasi daw, ang sabi sa akin, ha, eh, meron daw kasi itong jowa. Oo. Ang jowa ng aktor na ito na gwapo, ay gwapo din. Ah! Talaga? Oo. Love wins! Oo. Abay, wala naman sa atin. Ako nga, pumapalakpak sa ganyan, ano. Tsaka lalo na yung mga nag-holding hands. Oo. Diyos ko, sabi ko, oh my God. Pero ang cute, di ba? True. Na masyashock ka pag may nag-holding hands. Pero at the end of the day, bakit? Wala naman silang sinagasaan. Tama. O, kaya lang ito, syempre, yung iba baka manibago. Kasi aktor ito, di ba, na pinapantasya ng mga kababaihan. Oo. Tapos madalas sa probinsya. Oo. Tapos yung pala, nandun tagaroon pala. Yung jowa? Oo. Oo. Yun lang ang sabi sa akin na mag-jowa daw. Pero sabi ko naman, ano naman ngayon kung mag-jowa sila? Oo. Kaya nga lang nga, sabi ko, oo nga, ano, hindi naman kasi ganun ang image niya sa screen. Na siya ay aminado. Hindi naman. Pero, ito nga Holy Week, wala doon sa probinsya yung dalawa. Yung mga friends nila, na kaintindihan nila, eh, nandun sila sa probinsya. Silang dalawa na sa ibang bansa, nagbakasyon. Anong ginawa nila dun, Ten, sa bakasyon nila? Siyempre, nagbakasyon. Hindi naman natin alam kung anong nangyayari sa apat na sulok ng room. Ay! Saan bansa? Isang diwa. Ha? Asia lang naman. Oh, gusto mo yata kumanta uli eh. Sa Asia yung gap. Kala ko parang tayo isang bansa, isang diwa eh. Oo. Alam ko sa mga Wendel. Pero sabi ko dun sa aking source, ay wala namang problema kung magkakaibigan sila. Ang importante lang ay sana hanggat kaya ay huwag mo na siyang lalabas kasi lalo na kung ang hanap buhay niya ay pag-artista. At ang projection niya ay ano siya? Barako. Oo, di ba? Ako, as a manager, huwag mo nang lalabas, please. Nandun lang kayong dalawa sa apat na sulok ng room. Lagi. Paano yun, Nay? Paano sila mamamasyal? Oo. Paano sila? Yan nga, pwede na sila lumabas, pero kung mag-holding hands sila, ayun ang issue siguro. Gwapo pa naman ng batang ito. Oo. Bagets. Macho? Oo. Ganda ka tawa. Sumo yung oo. Maganda katawan. Maganda sa mukha? Kasi sa IG, maganda rin ang mukha niya. Kasi sa IG niya, talagang nag-topless laki. Ay! Oo. And with that, mga ay, kaibigan... Ay! Alam, ano pa clue? Ano yung clue? Oo na. Sige na, ano pa clue? Gwapo, maganda katawan. Ano pa? May teleserye ba siya ng ite? Ha? Wala. Ha?
Ano ba yan? Clue! Ang pangalan niya ay parang pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pero, lilinawin ko lang, ha? Happy ako for them. Wala namang ano sa akin yun. Basta yun lang ang billing ko. Huwag siyang bibigay on screen muna. Para syempre tuloy-tuloy ang kita. Kasi baka hindi maintindihan ng iba. Kami intinding-intindi namin yan, di ba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood, hindi pa namin subscribers. Sana po manood na po kayo dahil madali na. I-click lang pa yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, sana i-follow niyo rin po ako. Pag-alawin niyo naman po yung Instagram ko. Mag-follow na po kayo sa Instagram account ni Mama Loy. Mama Loy po yan. Pati na rin po sa TikTok at saka syempre sa Facebook po. Mama Loy, nice po natin magpasalamat. Nay, of course, ang dami bumabati talaga sa skin, Nay. Yung iba nga nagtatanong na sa akin kung paano pumunta doon, di ba? Ay nako, kung paano po pumunta doon, dasal lang. Ha? Saan ba sila pupunta? Syempre, sa NV Skin Beauty and Wellness Center. Tandaan po yan sa Mother Ignacia. Katapat po yan ng gilid ng ABS-CBN. Yes. Oo. At marami po kayo doon makikita ang mga skin clinic. Pero sila talaga ay, pinupuntahan ng mga palpak ang gawa ng ibang clinic. Sa kanila po pupunta. Sila nagre-repair, sila mag-aayos. Yes. Oo. Ayan. At syempre, doon kami lahat, mula, from head to toe kami doon. Yes. Ayan. From hair to toe. Diba? Yes. Thank you so much, Angela Dominguez of NV Skin Beauty and Wellness Center. Magpa-appointment na po kayo kasi para may mga days po na fully booked sila. Hindi nakakatanggap ng walk-in clients, Nay. Kaya importante po magpa-book kayo ng appointment. Correct. At syempre, Nay, pasalamatan din natin ang nangangalaga ng ating mga sasakyan. Oo, ang Auto Mo Auto Works. Yes. Yan po kami ni Papa. Yes. Auto Detailing. Yes. Glass coating. Diamond coating, platinum coating, titanium coating, at kung ano pa, mga detailing and painting. Basta mga body works problem po. Yan po. Auto Mo Auto Works. Biro mo, yung sasakyan ni Jegs yes, na eh, diba? Yes, talagang yung sedan po yun. Nung nabangga, naging hatchback na. Naibalik nila sa sedan. At saan po ng bago? Diba? Ang galing. Basta yung mga kotse niyo dyan, gagawin nilang bago. Yes! Gaya na yung sasakyan ni Mami Sol. Napakaganda, Tsaka yung van ko, biro mo, ilang taon na po yan, pero nagmukhang bago. Correct. Diba? Oo, lahat ng mga scratches, mga dents, aalisin nila. Yes! At alam mo, dalawa na yung kanilang branch. Wow! Meron sila sa Sampaloc branch. Sa Ibarra Street yun, Nay. At siyempre sa Quezon City branch, meron din sila. Taray, di ba? Kaya nagdalawa na sila ng branches kasi hindi na nila kaya yung mga bulto-bulto. Kaya, ginagdagan na yung branch. Ayan. Diyan nyo pagandahin ang inyong mga sasakyan. Yes. Ayan po ang kanilang mga detalye. Thank you, Edward! Hoy, sa mga high school or si senior high school, ha? Dito kasi nag-aaral ng senior high si Erin. Sa Thames International. Yan ay sa Libis lang sa Kalye Industria. Kung gusto niyo pong matino, legit na school para sa mga sa high school, sa senior high school at sa maging sa college, diyan niyo po paaralin sa Thames International School. Ayan. At syempre, marami silang accredited sila. Pwede nilang matulungan yung mga bata na makapag-aral din sa ibang bansa. Meron din silang international school partners. Pwedeng paaralin nyo doon sa ibang bansa yung inyong mga anak. Tapos sila rin yung gagabay. Yung things. Ayan. Napakaganda dyan. Chance si Erin na talagang pumokus.
Oo, nung nag-senior high siya. Kaya itry niyo dyan, ha? At syempre, ikaw, Jex? Yes. At sa Tita Jex Channel, panoorin niyo po, may bago po akong vlog dyan. At pasalamatan ko lang ang A-Care Medical Aesthetic Clinic, ang Just Relax Massage and Spa, at ang Ideal Vision. Thank you po. Yeah, it's Dr. Jessica. Dr. Jessica T. Thank you po. At syempre pa, ang akin pong panayam naman, kay Mark Heras. Ay? Oo. Naka one-on-one ko si Mark Heras at marami kaming pinag-discussionan doon. Nagsayaw ba siya dyan sa interview, Nay? Ah, naku. Yan ang kanilang panoorin. Ay, oh. Eto. Ito ba yung nag-trigger para umutang ka noon kay Ate Lolit? Ngayon ako nagpa-interview ulit. Ngayon lang naman, di ba? Oh, di ka lang pinag-uusapan. Kailangan mapag-usapan ka. Gawa tayo issue. Unahan ko na agad mamawag siya kasi may mga naririnig ako na parang isa sa mga reason ba't ako nawalan ng career because of that. Parang, ha? Kung before, pasaway ako or sa during the show, bigla akong hindi dumarating sa set. May assess mo yung career mo ngayon, masaya ka? Itong nangyayari sa akin ngayon, syempre, hindi. Parang hindi nakatulong sa'yo yung pagkakaroon mo ng anak? Ang problema lang, nung nangyari yun, siyempre, hindi ako handa. Eh kung kayo kaya yung umupo dun sa, or kayo kaya yung tumapak dun sa tinatapakan, dun sa buhay ko na lang, palit tayo ng buhay. Napikon ka ba? Ayun, well, sa part na yun. Ayan. Oo, Diyos ko, di ba? Bilang anak siya ng dalawang gays. Ah, talaga? Oo. Di ba? At proud na proud siya, no? Naku, ang kabuuan niya sa OGDS inspires na nasa I1 PFC na rin po. Yes! Ha? At syempre pa kung makakaisip kayo mag-Boracay, ha? Huwag nung kalilimutan ang Mandarin Bay Resort and Spa. Yes! Diyan sa Station 2 ng Boracay. Ayan. Lalo ngayong summer, naku. Oo. Ang sarap dyan ang kanilang buffet. True! Oo. Breakfast at dinner. Naku, yes! Nakakaloka. Saka ang ganda talaga ng location nila, Nay. Pag isang kandirit mo lang, ano na, this dagat na. Oo, di ba? Nakutry niyo dyan. At least gitnang-gitna kayo. At saka bagong-bago. Kasi may bago pa yung kwarto, di ba? At pinakamahabang swimming pool meron ng Boracay. Dyan lang po yan sa Mandarin Bay. At ang babait ng mga staff. Yes, sobra. Oo. At syempre, kung makakaisip naman kayong mag-abroad, yung mga tour-tour. Yes! Oo, naku, huwag niyong kalilimutan ng Trajet. Trajet! International Travel and Tours. Yeah. Ayan. Basta pag kayo nag-tour, talaga lalo na't marami kayo, ha? Oo. Talagang punong-puno ang bus ng gano'n. Yes. Oo. Meron silang representative para yun ang maging guide ninyo at yun ang inyong runner sa lahat ng inyong pangangailangan. True. Sa Trajet, legit yan. Yes. Europe, South Korea, Japan, at kung saan-saan pa. Lahat na Asia, kung saan-saan, pati yung Holy Land. Ayan. Yes. Ang Trajet. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin O.T. Diaz. Lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Namang pasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Chika mo na dali. La 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 la. Chika mo na dali. La 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 la. Chika mo na dali. Gagawin natin dyan sa Ichika Mo Na Dali celebration na. Ay, naku, abangan ninyo, ha? Oo. Kakanta ka ba? Kakanta. Ay! Aray po naman! Magpapakain! Kinakang mo naman yan!